I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? So magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. At for today's video guys, samahan nyo ako dahil meron tayong bibisitahin na exclusive shop. Tapusin nyo yung video na to guys dahil doon nyo makikita yung iba't ibang klase ng mga isda at mga rare. So tara, let's go! At yun nga guys, dumating na tayo dito sa location na kung saan eto, kung mapapansin nyo, grabe, ang daming mga tanks, puro 75 gallons. Ang napansin natin dito, ang dami rin taong bumibili sa kanila. At marami silang mga pinapak na orders na kung saan makikita nyo dito guys. Ano, bumuganda agad sa atin yung mga nagagandahang parrot fish. Ayan, Santa Claus at King Kong parrot. Grabe, nalaki yan guys, malaki pa sa palad ko. At sinabi ko nga dito guys, lilibutin ko yung buong shop na to dahil sa dami ng isda na makikita natin dito. At yan, bumuganda agad yung mga blue bays na arwana. Ang dami yan guys. At inikot ko pa yung area nila at dito napansin ko marami silang mga black diamond na stingray. So habang nag-iikot ako, talagang na-amaze ako sa dami ng mga isda. Halos hindi ko na alam yung pangalan ng iba. So dito guys, unahin na natin tong rainbow shark. Ang dami na ito guys, grabe. Halos nakakalat lang dito sa mga aquarium na to. So usually hindi yon yung regular na nakikita natin na iilang piraso lang sa tank. Dahil dito guys, 100 to 1000 ang makikita nyo. Ayan oh, grabe, ito pa yung mga gurami nila dito. Ayan. So nagkalat dito talaga at nag-enjoy talaga ako. Pero pagod din ako neto dito guys, kakaikot dahil sa dami ng mga isda at variety ng pagpipilian. Dahil dito sa shop na to guys, ang dami nilang mga import, mga rare na kagaya ng mga isda na yan na dito ko lang din nakita. At dito sa area na to, sa ating pinuntahan na to, ang daming mga variety na talagang dito ko lang nakita na hindi mapapansin or makikita sa usual na mga pet shop. Kaya naman guys, etong video na to, tapusin nyo hanggang dulo at sulitin natin kung ano yung mga isda na makikita nyo rito. And then guys, marami rito pang community fish, pang planted setup. Marami kayong pagpipilian dito. Meron din silang mga monster fish. At kagaya nito guys, mga cichlids, no, pang community. So sa mga nagpaplano at gusto mag-alaga ng community fish, eto guys, pwede kayong mangoleksyon ng mga cichlids. So, with different colors yan, with different variant, okay? At meron din na tayo dito mga different colors din ng glow tetra. So, marami to guys. Iba-ibang kulay yung mga naandyan na makikita nyo mamaya. At ayan o, so nakikita nyo, ang dami. Sobrang dami talaga guys. At libo-libo yung mga nakita kong isda dito. At meron ako nakita dito mga alligator gar, no? Itong alligator gar na to, around mga 4 to 5 inches. So, ito ang kagandahan naman nito guys. Pag binili nyo ng mga ganyang size, medyo mura pa siya. Yun nga lang, kailangan nyo mag-invest ng malaking lagayan dahil lumalaki talaga yan guys, monster fish. At dito guys, nakakita ako ng maliit na torpedo barb na kung saan guys, ito bihira rin tayo makahanap ng ganitong size ng torpedo barb. Which is ito ay napakaganda sa planted setup, ganun din sa mga community. At pwede nyo rin yung itankmate sa mga discus. Eh napakaganda nila at murang-mura nyo lang mabibili yan dito. At ito pa nga guys, yung ibang variant ng mga cichlids dito. At ang gaganda ng mga pattern at color nito. Kung kayo ay mga cichlid lover guys, pwedeng-pwede kayo mangoleksyon ng mga yan at maraming mga kulay. So dito guys, ito yung isda na to. First time ko lang din nakita, so wala tayong idea kung anong pangalan ng isda na to. So I think ito is pwede siya sa mga pang community fish at sa mga planted setup, right? At ito guys, nakakita ako ng catfish. Grabe, napaka solid at ang ganda ng pattern niya ito. Hindi ko lang sure kung ito ay lalaki pa or ayan na yung pinaka actual size niya. So ayan, kung makikita nyo, grabe, napaka solid ng mga yan. Ayan o, oh, ang dami nila. At dito guys, napansin ko rin, meron din sila dito mga freshwater eel. Ayan o, oh, grabe.
First time rin natin makakita ng ganitong mga klase ng isda dito guys, at bihira rin natin itong makita sa kahit anong shop. So dito lang natin yan naabutan, kaya napakaswerte natin at na-pictures natin itong lugar na to. Dito guys, itong isda na to, sa mga mahilig mag-planted setup, bagay na bagay ang isda na to. Kung mapapansin nyo guys, tingnan nyo naman yung dot niya sa katawan. So bihira rin natin makita yung mga ganitong klase ng isda. At guys, sa mga isda na pinipictures natin, kung ano yung mga pangalan at description niyan, paki-comment down below na lang. Alright? Yung kaninang catfish, eto binalikan ko dahil ayan o, nakita ko na nagkukumpulan sila doon sa dulo. Grabe, nakaka-amaze talaga yung mga pattern and color ng mga yan. At meron pa tayo nakita dito, spotted catfish, na kung saan ayan talaga yung lumalaki ng sobra. Eto naman guys, cichlids pa rin with different kinds ng color and variety. So again, sa mga mahilig mag-community fish, pwedeng-pwede kayong mangoleksyon ng mga isda na yan, dahil marami silang iba't ibang kulay at iba't ibang klase. Alright? Eto naman guys, sa mahilig ng mga monster fish, dito nakakita tayo ng ripsok catfish. Ayan o. Guys, eto disclaimer lang sa pag-avail ng ganitong klase ng isda. Make sure lang na meron kayong malaking area. Alright? At dito guys, meron tayong napansin ng mga ghost knife na isda. Ayan, grabe. Kung mapapansin nyo yung kulay ng tubig guys, meron kasi yung nakalagay ng mga dahon ng talisay, kaya ganyan yung color ng tubig nila. Ayan, so ang dami nila dyan guys. Ayan o, mga nagtatago sa ilalim. So napakaganda rin alagaan ng mga yan. At ito pa yung ibang klase at kulay ng mga glowfish natin dito. Meron tayong mga pink, yung kanina is meron tayong mga green colors yan. Marami silang glowfish dito. Halos thousands talaga guys. Sa sobrang dami, halos hindi mo rin mabibilang sa mata mo. Talagang mag-e-enjoy ka kapag bumisita ka rito. Yun nga lang guys, pag pumunta kayo dito is limited lang yung tao na pinapapasok nila dito, at hindi kayo basta-basta makakapasok kung wala kayong mga appointment sa kanila. Dito guys, nakita natin itong mga geopagus na isda. Grabe, napakaganda na ito. May mga ibang variant pa sila niya na albino. At eto guys, yung klase ng isda na to is pwede nyo itangkwit yan sa mga arwana, dahil mga peaceful yung mga yan. Same dito sa mga angel fish, ang dami ring mga angel fish na nagkaalat dito guys. Ayan, so ito hindi ko lang sure kung ito ba ay rose angel or yung Pinoy blue. So halos wala akong idea sa mga klase ng angel fish. Eto pa guys, yung ibang klase ng angel fish nila, which is yung tricolor. Ayan, ang sukat naman nito guys ay nasa 3 inches to 3.5. Pwede nyo na rin yung bilhin yung ganyang size at isama sa mga community fish ninyo. Eto guys, another isda na naman, ako saan hindi ko alam kung anong pangalan ng isda na to. Pero grabe guys, ayan, natuwa ako dito dahil tingnan nyo kung mapapansin nyo yung pattern ng mga yan. So gaya ng nabanggit ko sa inyo, first time natin makakita halos lahat ng mga isda na nandito. At sa dami ng isda na mga nakita natin dito guys, hindi ko na halos maisa-isa kung ano yung mga pangalan ng mga yan. Eto guys, another glowfish na naman na may kasamang mga imported na pleko. Grabe, napakadami ng mga isda na to. At dito guys, kung mapapansin nyo, nagkukumpulan sila sa dulo. Ayan o. So wala akong mga idea kung anong pangalan ng mga pleko na yan guys, dahil nung mga oras na nagbablog tayo, sobrang busy ng mga staff, kaya hindi na tayo nakapagpaasi sa kanila. At hindi na rin natin sila inabala dahil ang dami nilang mga orders na pinapak sa mga oras na yan. Dito naman sa section na to guys, nagkalat yung mga tiyana. Grabe, napakandami ng mga tiyana na andito guys, na kung saan sa ibang shop na nakikita natin, no, mapailan lang yung variety. Pero ito guys, so, nagkukumpulan at nagsisiksikan sa dami. Ayan, kayo na lang bahalang mamili dito guys kung anong mga klase ng tiyana yung o-orderin nyo sa kanila, dahil lahat halos talaga is sobrang gaganda. At dito naman guys, meron tayo dito mga pang-community ulit. Sa mga mahilig sa mga small fishes, magsasawa kayo sa dami ng mga isda na naandito. Kayo na lang bahala guys, bumili kung ano yung mga napupusuan nyo. At pwede nyong screenshot yan at isend sa link na ilalagay ko sa baba. Eto pa yung ibang klase ng mga isda na nakita ko dito. Ayan guys, so sabi ko sa inyo, itong video na to punong-puno ng mga imported fishes. Mga rare kagaya ng mga to na ngayon ko lang din nakita. Ayan o. So sa dami ng nabisita natin mga shop, so eto first time lang natin may pictures to sa inyong lahat. So eto guys, yung mga ibang klase pa ng mga torpedo barb, ayan sa nakikita nyo. At meron pa sila ditong mga loaches ba, hindi ko sure kung loaches yan or eel na fresh water. At napakaganda rin yan guys, at pwedeng isama sa mga klase ng isda na meron kayo. At eto guys, napakasimple lang nung setup nila dito, which is may mga driftwood, may mga sponge filter. So napakaganda talaga guys, pag nakita nyo sama-sama silang lumalangoy, oh. Napakaganda. At eto pa guys, meron pa sila dito mga catfish. Ayan,
So, siguro karamihan din sa mga makakapanood nito, halos ngayon lang din makikita yung mga ganitong klase ng isda. Ayan, napakaganda guys. Ayan o, oh, napakasolid. By the way guys, ang shop pala na to ay nagbubukas ng alas 8 ng umaga at nagsasara ng alas 5 ng hapon. At hindi lahat guys is pwede makapunta rito guys. So sa mga magtatanong ng presyo, check nyo na lang yung comment section sa baba at mag-PM kayo dun sa link na ilalagay ko dyan sa comment section. At eto guys, sa mga masterfish lover naman, so meron din tayo dito nakita with different variety ng mga isda. So hindi ko maisa-isa kasi nasa tank sila ng community. So meron lang tayo dito nakita mga bichir, no? At meron tayong mga nakita dito na mga IT. Dito naman sa tank na to guys, eto yung mga wild caught na mga red flag tail. Grabe, isa to sa mga rare din na nakita natin dahil bihira tayo nakakita ng mga ganitong klase na mga wild caught na red flag tails. At ito naman yung all time favorite na mga hobbyist. So hindi ka magiging hobbyist kapag hindi ka dumaan at nag-alaga ng mga Oscar fish. So meron sila dito mga albino at tiger Oscar. Meron din sila dito mga red cap na goldfish na kung saan ito is around mga 3 inches na mura nyo lang din mabibili sa kanila. At ang dami niyan nila guys. Dumako naman tayo dito sa mga arwana section at dito meron tayong nakita dito mga super red. So may mga HBRTG. Halos lahat ng arwana na hahanapin mo is nandito na sa shop na to. So guys, maraming arwana yan dyan guys. Hindi lang sa section na yan at talagang nagkalat yung mga arwana nila. Dito naman sa tank na to, makikita nyo dito yung bichir, no? Na kung saan ito yung mga endless cherry, which is ang mga size ng mga to is around mga 5 to 6 inches. So good size na rin yan para sa pagsisimula. At dito guys, yung mga discus. Ang dami ng mga discus nila dito with different colors. Iba pa rin talaga kapag yung isda na to is sama-sama at may iba-ibang kulay. At talagang nakaka-amaze ang mga isda na to. At sobrang ganda nila. At itong isda na to guys, ngayon ko lang din nakita, kaya paki-comment down below kung anong klase at uri ang isda na to. So grabe, ang ganda ng pattern niya, mukha lang din siyang danyo, no? Pero ibang isda yan guys. Dahil dito guys, maraming imported na nagkalat ng mga isda kagaya ng mga to, mga albino, red-tail catfish na short body. Ayan, I think ito na yung pinaka-expensive na mga isda na nakita ko dito sa shop na to. At meron silang mga ilang piraso dito na pwede nyong bilhin sa kanila. And etong isda na to, sobrang natuwa ako dahil yung forma ng body shape nila, para silang flower horn na may bukol sa ulo at see-through. Kung makikita nyo dito, kita nyo na halos yung katawan at yung mga tinik sa katawan nila. Ayan o. So maganda rin to guys, pang community. Another type of angelfish, eto marami pa rin silang mga klase ng angelfish. And then meron pa rin silang different varieties ng mga goldfish like yung mga oranda, kaliko. Marami, lahat din ang halos ng klase ng goldfish na hinahanap nyo is naandito na sa kanila. Iba-ibang size, iba-ibang color, iba-ibang klase. Marami kayong pagpipilian dito sa shop na to. Dito naman sa tank na to guys, nagkalat yung mga algae eater. Ayan o, oh, kung mapapansin nyo, ang dami talaga mga algae eater dito guys. At dito, mabibili nyo lang din to ng mura. At sa mga naghahanap naman ng tank mate para sa arwana, andito yung mga stingray na kung saan, ayan, meron din tayo dito sa ating tank, no? Kasama ng ating super red. So dito guys, yung pricing niya nakadepende sa klase at sa size nila. And eto, speaking ng mga crayfish, meron silang mga snow white crayfish dito, nagkalat at sobrang dami na kung saan ngayon ito ay patok na patok sa ating mga hobbyist. So reminders lang guys, eto ay hindi siya pang food consumption kundi pang pet lang siya. At minsan tinatawag din tong white specter na crayfish. Ayan o. Then eto, nagkalat yung mga cardinal at neon tetra dito na kung saan eto is napaka ideal at best na ilagay sa mga planted setup nyo. Kung mapapansin nyo dyan guys, ang dami nila, halos di ko na rin mabilang sa sobrang dami. Isama mo pa yung klase ng isda na to na magpapaganda sa planted setup nyo kasama ng mga tetra at ng ibang klase ng isda. Again guys, yung mga isda na pinapakita ko dito guys, hindi natin siya usual na nakikita sa mga iba't ibang shop. At ito pa yung ibang variety at color ng mga discus nila, around na mga 4 to 5 yung sukat ng mga to. At sobrang na-miss talaga ako dahil sa sobrang ganda at napaka-peaceful ng mga isda na to. Ang sarap mag-alaga at maglagay nito as community. Pwede rin kayo mag-setup ng planted setup sa mga yan. And andito yung ating mga black diamond stingray na napakaganda ng mga spotted nila sa likod. At
Guys, sa mga mag-aalaga ng mga ganito, bagay na bagay to itankmate sa mga arwana. At yun nga lang, medyo expensive yung mga klase ng stingray na to. And disclaimer lang din, oh, kailangan meron kayong malaking tank na paglalagyan para sa mga monster fish na kagaya rin ng mga nandito. Ay, itong isda na to, hindi ko rin alam at kabisado kung anong pangalan, pero yung sukat nito guys, halos 2 dangkal ang laki. And then meron pa dito another, I think mga tetra tong mga to. So pwede rin tong isama sa mga community fish, basta small fish, wag lang kayong magsama dyan ng mga territorial fish, is magiging okay yung setup ninyo. And dito meron tayong mga mollies dito, different variety ng mga mollies nila, marami rin mga import and then mga local. Halos naghalo-halo na yung mga isda na pinapakita ko sa inyo, sa sobrang dami. And meron sa akin nag-outstanding na klase ng isda dito guys, na kung saan eto meron silang mga short body. Hindi ko alam kung koi ba to o mga goldfish tong mga to, so dahil sa sobrang liliit at compact ng katawan nila. And then eto guys, meron tayong napansin dito, again mga different klase ng mga small fish. Sa mga small fish nila dito guys, marami kayong pagpipilian at marami silang mga variety ng mga isda na dito nyo lang din makikita sa shop nila. Kaya sa mga interesado at nagpaplano guys na bumisita dito, again, i-click nyo lang yung link na ilalagay ko dyan sa comment section para sa mga price range, pwede kayong mag-inquire sa kanila. Alright? Dito naman tayo sa barb section, na kung saan meron tayong nakita dito ng mga tiger barb at mga green Sumatra na nagkalat. So eto guys, isa pwede nyo rin ihalo to sa mga pang community fish, yun nga lang. Minsan at madalas matatapang din tong mga isda na to. At dito meron tayong mga nakita ng mga ram, no? I think ito ay German ram. So limited lang yung stocks na nakita natin dito dahil bihira rin daw yung dumarating yung supply sa kanila. At yon, sana nag-enjoy kayo sa mga isda na pinakita ko dahil sobrang ganda talaga nila. At pasensya na kayo guys kung hindi natin nabigay yung mga full details ng mga yan. Pero ayan nyo guys sa mga susunod nating vlogs at mag-update pa tayo. Marami pa tayong mga video nakaabang, kaya manatili kayo nakatutok at nakapalo sa ating YouTube channel. At yun nga, kung bago ka pa lang sa channel ko at mahilig ka sa fishkeeping content sa lahat ng pets na pwede nating alagaan, please like, share, subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Maraming salamat sa inyo guys, until the next vlog.